Binabatikos ng isang pari ang paglalarawan kay Liberal Party standard bearer Mar Rojas bilang bayani ng superbagyong Yolanda sa isang comics. Giit naman ng Daang Matuwid Coalition, mga taga-suporta ni Rojas ang naglabas ng comics at hindi raw ang ng kanyang campaign team. My report, si Mark Salazar. Ang comic book na sa gitna ng unos tungkol kay Liberal Party standard bearer Mar Rojas tinawag na kahiyahiya at hindi katanggap-tanggap na propaganda ni Father Edwin Garrigues, Executive Secretary ng Caritas Philippines, ang humanitarian at advocacy arm ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Sa isang ulat na lumabas sa CBCP website, sabi ni Father Garrigues, andun daw siya sa Leyte matapos manalanta ng bagyong Yolanda at kailangan daw niyang pasinungalingan ang aniyay kaipokritohan paglalarawan kay Rojas na isang bayani. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Daang Matuwid Coalition na hindi binansagan ni Rojas ang sarili na isang bayani sa kanyang paninilbihan ng panahon ng Yolanda at sa iba pa niyang ginawa sa gobyerno. Naging matapat din daw si Rojas sa paglalahad ng kanyang mga karanasan sa 2 linggo niyang pagtatrabaho matapos humagupit ang bagyong Yolanda. Sa isang tweet naman, sinabi ni dating COMELEC Commissioner na si Gregorio Larrazabal, dapat daw nakalagay sa mismong comics kung sino ang nagbayad sa pagpapalimbag nito. Maituturing daw kasing paglabag sa batas kung wala yon. Si Larrazabal ay legal counsel na ngayon ng Nationalist People's Coalition. Nakasaad sa rules and regulation ng COMELEC, kapag panahon ng kampanya, bawal ang pag-iimprenta, pagpo-post o pamamahagi ng mga dyaryo, poster, comic book at iba pa. Pati na ang pagbo-broadcast ng political ad ng walang nakalagay na political advertisement paid for at political advertisements paid by. Potential na may kaso, pero kasi katulad ng ibang ginagawa natin, pinagbibigyan natin ng pagkakataon na bawiin yung material. Yun ang problema natin dito, no? Yung sino ba talaga ang gumawa nito? Kung wala yung ganung klaseng notice, hindi natin malalaman. So kailangan din yung mismong kampanya, magtingin-tingin na rin sila kung sinong gumawa nun at sinong naglabas nun para ma-evaluate din, ano, for compliance with the rules. Giit ng spokesperson ng Daang Matuwid Coalition, mga taga-suporta ni Rojas ang naglabas at nagpamahagi ng comic book at hindi ang campaign team ni Rojas. Mark Salazar, GMA News.